Si Al Capone ay isang American gangster at businessman ay naging tanyag sa panahon ng Prohibition era bilang co-founder at boss ng kilalang gang na tinatawag na Chicago Outfit. Ang kanyang 7 years na pamamayagpag bilang crime boss ay natapos matapos itong makulong sa edad na 33. Pero sino nga ba si Al Capone? Yan ang alamin natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Alphonse Gabriel Capone o mas kilala sa tawag na Al Capone at kilala din bilang Scarface ay sinilang noong January 17, 1899 sa Brooklyn, New York City. Ang kanyang mga magulang ay mga Italian immigrant. Sila ay si Gabriel Capone at Teresa Capone. Pumasok sa United States noong 1893 sakay ng isang barko. Naniraan sila sa 95 Navy Street sa Navy Yard section ng Brooklyn, New York City. Nagpakita ng pagpupudsike si Al Capone bilang estudyante. Pero nagkaproblema siya dahil na rin siguro sa igpit ng patakaran ng Catholic school na pinapasukan niya. Napatalsik si Al Capone sa pag-aaral sa edad na 14 matapos nitong hampasin sa muka ang kanyang gurong babae. Nagtrabaho si Al Capone sa paligid ng Brooklyn, kabilang dito ay candy store at bowling alley mula noong 1916 hanggang 1980. At naglaro din si Al Capone sa isang semi-professional baseball. Kasunod dito ay naimpluwensyahan siya ng isang kilalang gangster na si Janitorio na sa kalaunan ay tinuring niyang mentor. Napangasawa ni Al Capone si May Josephine Collins sa edad na 19 noong December 30, 1918. Ang pagmamahala ng dalawa ay nagbunga ng anak na lalaki na si Albert Francis Sonny Capone. Unang nasangkot si Al Capone sa small-time gang katulad ng Junior 40 Tips at ang Bowery Boys. Napasama siya sa Brooklyn Reapers at kasunod nito ang pagsali niya sa Powerful Five Points Gang na nakabase sa Manhattan. Sa mga panahong ito ay nagtatrabaho si Al Capone at tinuturuan siya ng isang raketerong si Franklin Yale, isang bartender sa Coney Island Dance Hall at saloon na tinatawag na Harvard Inn. Noong 1990 ay iniwan ni Al Capone ang New York City at tumungo siya sa Chicago upang tugon sa paanyaya ni Janitorio. Naging bouncer si Al Capone sa Chicago. At kalaunan ay naging bodyguard siya ni Janitorio na kilalang pinuno ng gang na tinatawag na Chicago Outfit. Di nagtagal dahil sa lawak at matinding pinagsamahan ni Al Capone at Janitorio bilang pinuno ng Chicago Outfit, si Janitorio ay ginawa niyang kanang kamay si Al Capone. Ang Chicago Outfit ay isang malaki at organized group na sangkot sa iba't ibang illegal na gawain, tulad na lamang ng illegal na pagbebenta ng alak. Dahil sa mga panahong ito, ang bansang Amerika ay nasa ilalim ng Prohibition era. Ang Prohibition era, ito ang panahon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang produksyon, pagpasok at pagtransport at maging ang pagbebenta ng mga alcoholic beverage o mga alak. Sangkot din ang Chicago Outfit sa mga pagbebenta ng aliw, mga pasugalan at iba pa. Sa sobrang lakas at tindi ng Chicago Outfit, ay halos kalahati ng kapulisan ay hawak nito o kasali sa feral ng grupo. Dahil sa dinadanas na Prohibition era, ay malaking pera ang pinapasok nito sa Chicago Outfit dahil sa illegal na produksyon at pagbebenta nito ng alak. Masasabing ang laki ng saklaw ng kapangyarihan ng grupo o gang ng Chicago Outfit. Ngunit di may iwasan na may mainggit at magtangkang agawin ng katayuan nito. Kaya naman, may mga gang na pilit kumakalaban at pilit na inaagaw ang teritoryo na sakop ng Chicago Outfit. Dahil dito hindi may iwasan masangkot sa kabi-kabilang gang war ang Chicago Outfit. Kaya halos 700 ang nasawi sa ilalim ng Prohibition na may kinalaman sa agawan ng teritoryo ng mga gang. Kating-kati ang mga kapulisan na masakote ang grupo ng Chicago Outfit. Ngunit hirap sila dahil walang makuhang ebidensya at testigo laban sa grupo dahil na rin sa takot na bunga nito. Ang Northside Gang na kalaban ng Chicago Outfit ay pilit nitong pinapalawak ang saklaw ng kanilang teritoryo, maging ang ilang bahagi ng teritoryo ng Chicago Outfit ay pilit nitong gustong mapasailalim ng Northside Gang.
dahil dito ay nagkaroon ng malaking di pagkakaunawaan ng dalawang grupo. Pilit inayos ng mga gang ang hidwaan sa agawan sa teritoryo. Nakipagkasundo ang Northside Gang sa Jenna Brothers, ang kilalang kalyado ng Chicago Outfit. Si Charles Dean O'Banion ang namumuno sa Northside Gang. Napagalaman nito na hindi makakatulong sa kanila ang makipagkasundo sa Chicago Outfit. Kaya naman dahil dito ay gumawa ng hakbang si Janitorio at Al Capone upang patahimikin si Charles Dean O'Banion. Noong umaga ng November 10, 1924, habang nasa likod si O'Banion ng kanyang tindahan ng bulaklak, habang inaayos ang chrysanthemum, ay biglang pumasok si Yale kasama ang mga tirador ng grupo ng Jenna na si John Scalise at Albert Anselmi. Lumapit sa isa't isa si O'Banion at Yale at puntong magkakamayan ng dalawa nang biglang hinawakan ng mahigpit ni Yale ang kamay ni O'Banion at lumapit si Scalise at Anselmi. Dito pinutukan si O'Banion. Dalawa agad sa parte ng dibdib at dalawa sa lalamunan at ang huli ay sa likod ng ulo. Dahil sa pagkawala ni Dean O'Banion ay nagbunga ito ng matinding pagnanasa makaganti ang Northside Gang laban sa Chicago Outfit. Gumawa ng hakbang ang Northside Gang upang patahimikin ang pinuno ng Chicago Outfit na si Janitorio at nag-set up sila ng pananambang. Habang papauwi si Janitorio galing sa pamimili, ay tinambangan siya ng mga miyembro ng Northside Gang. Ilang tama ang natamo ni Torio. Ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ito. Matapos ang recovery nito, doon na pagtanto ni Janitorio na masyado na siyang matanda para sa ganong sistema ng buhay. Kaya pinili nitong magretiro at ipasa na lamang ang pamumuno kay Al Capone. Kaya naman sa edad na 26 ay naging pinuno si Al Capone ng Chicago Outfit. Ito ang mga panahong masasabing nagsimula ang prime ni Al Capone. Naging marangya ang pamumuhay ni Al Capone. Lahat ng magustuhan nito ay siguradong bibilhin niya. Mahilig mangolekta at mamili ng alas at magagandang damit at mga sasakyan si Al Capone. Sa katunayan, ang sasakyan ni Al Capone ay isang armored plated at bulletproof. Bibihira lamang ang ganitong uri ng sasakyan sa mga panahong iyon. Ang Chicago Outfit ang responsable sa production at transportasyon ng mga illegal na alak sa gitna ng panahon ng Prohibition era. Isa ito sa mga illegal na gawain ni Al Capone na nagpapasok ng malaking pera sa grupo. Ang mga establishmento o negosyo na hindi tatangkilik sa alak na binibenta ng Chicago Outfit ay pinapatahimik nila. Sinasabing halos 100 ang nasawi sa naturang pambobomba noong 1920s. Sila ang tinuturong may kapakanan sa mga kabi-kabilang gulo sa lugar. Hirap ang mga otoridad na maparusahan si Al Capone dahil walang lumalabas na testigo at wala ding makuwang ebidensya laban dito. Ang Chicago Outfit din ang tinuturong may kagagawan sa malaking insidente noong February 14, 1929 sa garage ng 2122 North Clark Street sa may Lincoln Park na tinatawag na St. Valentine's Day Massacre. Ang 7 katao kabilang ang 5 importanteng miyembro ng Northside Gang at ang isa-isa dyang nadamay lang. Ito ay si John May na mekaniko ni George Bugs Moran, ang bagong pinuno ng Northside Gang na pumalit kay Dean O'Banion. Ang 7 ay pinatalikod sa pader ng mga hindi kilalang tao na nakasuot ng uniform ng pulis at sabay-sabay pinutukan. Ang pangyayaring ito ay gumulat sa mga tao at nagdulot ng takot. Ganunpaman, ay walang sapat na ebidensya makakapagturo kung may kinalaman ba si Al Capone sa pangyayari bukod sa katotohanan na si Al Capone at ang Chicago Outfit ang may malapit na dahilan upang gawin ito. Dahil ang Chicago Outfit at Northside Gang ay nasa sere ng alitan at gantiyan simula ng namatay si O'Banion. Sa mga panahong ito, ay halos walang kumakalaban sa Chicago Outfit. At si Al Capone ay pilit pang pinapalawak ang saklaw ng impluwensya ng grupo. Maging ang mga mamamayan ay suportado si Al Capone. Dahil sa kabila ng illegal na gawain nito, ay may mabubuting hakbang din si Al Capone. Nagbukas siya ng Capone Soup Kitchen na naglalayo mapakain ang nagugutom nitong kababayan na walang trabaho dahil sa Great Depression. Ito ang panahon kung saan dumaranas ng krisis ang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho. Free soup, coffee and donuts. Kaya dahil dito ay libo-libong kababayan niya ang natulungan ni Al Capone.
Naging mainit si Al Capone sa mga otoridad at maging sa presidente ng Amerika na si President Herbert Hoover ay gustong-gustong masakote si Al Capone. Sari-saring kaso ang isinampan nila kay Al Capone, ngunit sadyang madulas ito. Walang lumalabas sa testigo at walang makuwang ebidensya. Bagamat ganun ay naging public enemy number one si Al Capone. Tanging nasilip lang kay Al Capone ay ang tax, pero mahirap pa rin itong mapatibay dahil sobrang utak ni Al Capone. Ang mga investigador ay hirap siyang hanapan ng pagkakamali dahil sa wala siyang bank account, walang ari-arian, maging ang bahay niya sa Florida ay nakapangalan sa kanyang asawa. Kaya paanong mapapatunayan na may malaki siyang income kung wala namang siyang pag-aari? Tumagal ang investigasyon laban kay Al Capone, kaya pagsapit ng June 5, 1931 ay formal nang kinasuhan si Al Capone ng 22 counts of tax evasion. Halos lahat ng reporter ay nakasubaybay kay Al Capone. At maging ang mga artista ay pumupunta sa hearing upang tignan at pag-aralan kung paano ang galawan ni Al Capone para sa kanilang pagganap tungkol kay Al Capone. Ganon kasikat si Al Capone. Ginawa ng otoridad at investigador ang lahat para mapatunayan ang kaso laban kay Al Capone, at maging si Al Capone ay gumawa ng hakbang upang mapawalang visa ito. Ngunit noong October 24, 1931, ipinataw kay Al Capone ang pinakamabigat na hatol para sa kasong tax evasion. Ang hatol ay 11 years na pagkakakulong. Si Frank Nitti ang humalili kay Al Capone bilang boss ng Chicago Outfit habang nakakulong pa si Al Capone. Dahil alam ng mga otoridad na maaaring gumawa ng hakbang ang Chicago Outfit upang ilabas si Al Capone, ay ipinatapon sa Alcatraz si Al Capone upang hindi ito makatakas. Kilala ang Alcatraz bilang escape room at isa ito sa mga sikat na bilangguan sa mundo. Noong 1938, habang nakakulong si Al Capone ay na-diagnose siya ng late neurosyphilis. Bumagsak ang kalusugan ni Al Capone, kaya noong November 16, 1939, matapos makulong ng 7 taon at 6 na buwan at 15 araw to be exact, at bayaran lahat ng multa at ibalik ang mga tax na hindi nabayaran na naging dahilan ng pagkakakulong niya, ay napalaya si Al Capone. Ni-referred si Al Capone sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, ngunit hindi ito tinanggap para sa reputasyon ng hospital. Pero sa Union Memorial Hospital ay tinanggap si Al Capone. Noong March 20, 1940, umalis si Al Capone sa Baltimore. Nanirahan si Al Capone sa Palm Island, Florida. Doon siya nakipaglaban sa sakit na dinaranas niya. Hanggang noong January 25, 1947, dahil sa stroke at pneumonia, ay natapos ang buhay ni Al Capone. Isa itong patunay kung saan hindi lahat na nabubuhay sa patalim ay sa patalim din mamamatay. Pwedeng sa sakit din.